Ayan mga paps, nandito na tayo sa pinakaharap ng yung rainbow at saka dagat-dagatan. Magkasama lang pala to, magkakatabi lang pala to. Kasi magkakapatid lang din palang may-ari nito. Kaya unahin muna natin dito yung pinaka rainbow forest paradise. Dito muna tayo papasok, tapos after dito, doon tayo sa kabila. Ah, para makapagpalipad tayo ng drone. Alamin natin kung magkano yung entrance dito, yung pinaka-entrance dito sa loob. Okay, thank you. Hello, good morning mga paps, good morning. Welcome back to my channel, Rich Adventure Vlog. Kung bago ka sa channel ko, please like and share. And then pakipindot na rin ng all notification bell para magiging updated ka sa lahat ng mga incoming videos ko. Bagong adventure tayo ngayon, bagong vlog, kung saan pupunta tayo ng isa sa mga ipinagmamalaki ng Antipolo City, yung Rainbow Forest Paradise. Kaya dalawin natin ngayon. Dito from Valenzuela City, ang travel time natin ay 2.5 hours. Kaya aalis tayo ngayon dito ng 6:30. Kaya makakarating tayo doon ng mga 9 or 9:30. Depende sa traffic. Pero ngayon, December 30, 2023, wala ang traffic kasi holiday ngayon. Kaya tara mga paps, samahan niyo ako. Puntahan natin. Thank you! Mga paps, stopover muna tayo rito sa may part ng Buso-Buso para makapag-breakfast tayo. Ito, mayroon tayong nakikita rito na isang bulaluhan. Kaya breakfast muna tayo para bago tayo pumunta ng Rainbow Forest Paradise. Ito, try nila natin dito yung bulalo nila rito. At saka magpapalibad tayo ng drone dito kasi mukhang maganda rito yung area na to. Ito, marami silang mga kubo rito. Hi mga paps, good morning ulit. Eto, nandito na tayo sa pinakalooban na ng Daranac Falls.
Nakakatawa lang kasi akala ko napakalapit lang like ng Treasure Mountain. Yung pala, lalampas ka pa ng Sampaloc at saka papasok ka pa ng Daranac Falls. Kaya lang pakanan lang ito. Kaya tara, tingnan natin. Yan mga paps, papasok na tayo rito. Medyo may pagkamakitid pala yung daan dito. Kaya, ate, dito ba yung papunta ng Rainbow Forest? Aha, diretso po yan. Ate, sige, salamat. Nakakapasok naman yung mga sasakyan, no? Aha. Sige, salamat. Ayan, ito. Medyo parang may pagkamakitid siya na pang one way lang. Ito, papasok, pababa tayo. Kaya sana hindi naman mahirapan yung sasakyan natin kasi hindi siya ganun kataas. Ito, makikita nyo. Para sa mga tama-tama, sa mga gustong pumunta rito, at least nagkaka-idea kayo kung ano yung mga dinadaanan natin. Ayan. Ito, may medyo mataas ito. Ah, mababa masyado. Sana ito na yung sinasabi nila na yung parang ilog na hindi naman tayo nahihira. Ah, hindi. Iba pa ito. Kasi, ito nga. Ito nga na yun. Ito na ngayon yung may tubig na nakikita natin dito. Medyo may pagkamadulas kasi basa. Sana naman. Oh, Allah, sana. Huwag naman sana na ito, medyo may pagkamadulas. Sana hindi na yung ma-aberya rito. Ito, may ganito pala yung daan dito. Parang yung gulong ng sasakyan, hindi na siya nakapit sa lupa, kundi lumilihis siya dahil sa dulas. Ay, ito yata yung pinaka-ano. Ito, nakikita nyo. Pwede ka magkaruwas dito dahil sa may tubig. Ito, paahon. Ganun pala rito ang... Ito na yung nakikita ako sa vlog eh, sa ibang vlog. Medyo may kalayuan pa, nasa 13 minutes. Mga paps, hindi lang ganun kaganda yung kalsada rito. Rough road siya. Kaya talagang babagal at babagal ka rito kasi matutulis yung mga bato. Ayan, makikita nyo na talagang mabagal tayo dahil sa mga bato na matutulis. Mahirap na maputukan dito kasi malayo siya sa labasan na kung saan may mga vulcanizing at saka kung mga ano, ito yung sinasabi nila na ano, masyadong marap, mataas. Yan, ito yung parang ilog siya, masyado siyang mataas. Kaya dapat bago kayo pumunta rito, madami kang gasolina kasi kapag katumingala na yung sasakyan mo, may tendency baka mamaya mamamatayan ka ng makina kasi tumingala siya. Ayun. Yun na, umiilaw yung gas ko. Kasi ang kalahati lang yung gas ko. Allah, kaya bilisan ko para po mano sa pantay, pumantay. Ayan mga paps, nandito na tayo sa pinakaharap ng yung Rainbow at saka Dagat-Dagatan. Magkasama lang pala to, magkakatabi lang pala to. Kasi magkakapatid lang din palang may-ari nito. Kaya unahin muna natin dito yung pinaka Rainbow Forest Paradise. Dito muna tayo papasok, tapos after dito, doon tayo sa kabila para makapagpalipad tayo ng drone. Alamin natin kung magkano yung entrance dito, yung pinaka entrance dito sa loob. Okay, thank you mga paps. Yung pinaka entrance pala nila rito, kapag day tour ka,
nasa 150 lang. Pero kapag ka overnight ka, nasa 250. Kaya mura na rin dito. At saka dito may access ka sa mga lahat ng mga kung anong mayroon dito, maliban lang sa mga activities na babayar, may na mga bayad dito. Tapos yung tent nila rito nasa 500, tapos yung kubo nila rito depende, may 15, may 2000 at saka may 25, depende kung ilang packs kayo rito. Tapos tingnan natin mamaya kung ano-ano yung mga activities dito at saka kung magkano. Kaya tara, samahan niyo ako, papalipad tayo mamaya ng drone. Isda nila rito, tilapia, kaya parang huli mo, luto. It's just something about the way you make me feel, cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me, I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face, cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me, I can barely breathe. It's what you do. Wasting time.
mga pangbata pala rito ay 75 pesos. Tapos ito yung information. I will get close to your heartache if you wanna open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Baby, you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all. Forget about